ka-eShop. Bali, magsa-shoutout lang tayo sa ating mga taga-subaybay. Okay, shoutout sa inyo. Yan. Maraming salamat sa suporta nyo. Okay. Okay, may gagawin tayo. AC. Ito, 32 inches. Yan, ito yung problema niya. Yan. Okay, no signal. Ito yung no signal niya. Okay, buksan natin. Yan, no signal to eh. Kailangan parang nag-slow motion. Saka hindi po. Buksan na lang natin. Ito siya. AC 32S220. Okay? Okay. Ito na siya. Buksan na natin. Parang ano din pala siya. Debunt. Parang debunt din yung forma nito. Power supply niya. Debunt din. Ito yung top board. Okay? Okay, dito tayo. Gagawin natin, susukatin natin yung BGH-BGL nito. Ito yung bone. Wala. Yun. Opo, bagsak. Naka-easy pala tayo eh. Yun, DC. Okay, ito yung BGH. Yan, meron siyang 26. Okay, ito yung BGL book. Negative 7. Okay. 16. Yan, APDD. Ito, 3.3 to. Yun, 3.3. Okay, normal yung supply dito. Ibig sabihin, gumagana yung ating DC-DC. Okay, punta tayo dito ngayon sa dulo. Yan, dito tayo ngayon sa dulo na... Yan, dito. Zoom in pa natin. Okay. Okay, dito tayo ngayon sa ating signal papunta sa side COF nya. Ayan. Okay, ayan, tester natin, nakabukas. Titingnan ngayon natin yung supply. Itong dalawang pin na to. Yung magkatabing dalawang pin na to. Ayan, yung dalawang pin na yan, katabi. Yan ang ating BGH saka BGL. Ito yung BGH, yung katabi niya. Ito yung BGL. Okay, nasubaybayan natin. Yan, yan lagi ang magkakatabi sa ganitong panel, ganitong top board. Pakita ko lang sa inyo yung yan. Yan, ito lagi ang magkakatabi. Yan, yan yung magtatabi na yan. Yan ang BGH saka BGL natin. Ito BGH, ito BGL. Yan, yan. Sa ganitong top board, laging magkatabi sila. Okay? Pagdating dito, cleared naman yung circuit natin. Walang short dito. Okay, tingnan natin sa harap mamaya kung bakit walang maayos na supply. Ito na. Yan. Naglagay na tayo ng wire. Abang na natin yan para mamaya pag nag-trouble tayo sa harap, hindi na tayo maghihinang na nakabaliktad yung unit. Mahirap kasi. Yan. May naka-jumper na siyang wire. Okay. Buksan na natin yung panel. Ito na. Nabuksan na natin yung side natin. Ito. Ito yung cock niya. Ito side pop niya.
Ito yung cup ng tapboard ko LCD. Okay, dito naman, wala naman tayong nakitang may problema sa cup na to. Yung, kumbaga, yung sunog, okay naman siya. Wala naman siyang lamat. Okay, pag may lamat kasi to, minsan ang problema nito namamaga siya. Minsan naman makikita mo talagang sunog yung side niya, yung flicks niya may lamat. Pero ito wala, makinis pa siya. Okay, dito tayo ngayon sa side COF. Ito. Bali, iba yung side COF nito, iba yung pin nito. Balang, parang magkakapa yata tayo dito kung ano yung pin na kailangan natin lagyan. Okay, yan yung side COF natin. Yan yung mga pin niya. Yan yung mga pin niya. Mag-o-open muna tayo ng mga pin niya. Lagyan natin ng open para makapag-test tayo ng supply mamaya dyan. Ito na. Mag-voltage checking tayo sa side COF. Tingnan natin kung ano ang voltage ang missing dito sa side. Ito, negative 5. Yung pangalawa niya. 7.4. Yung pangatlo niya. Ito, negative 7. Yung pang-apat na pin. Ito, 0.2. Ayan. Ito, 0.02. Ako, parang ito yata yung BTH niya. Okay. Ito negative 4 oh. Ayan, pumasok negative 4. Ayan. Negative 4. Ayan, isa. Ito negative 7. So magkatabi lang yung negative 4 saka negative 7. Ito nag negative 3. Ayan, maaari ito yung BTH niya. Ito 3.3. Ito wala. 0.02. Yun, ito mga signal na lang ito. Yung 6 na magkatabi. 8. 8 pin dito na magkakatabi. Mga signal na lang ito. Bali dito lang tayo sa 4 na magkakasunod-sunod. Yun, basta ang una natin sinukat dito ay yan, negative 5. Yung kasunod ito, positive 7. Yun. Tapos, yung pangatlo, negative 7. Malamang tama itong negative 7 na to, yung BGL niya. Tapos, sunod natin yung pang-apat na pin. Ito, nagne-negative 2, negative 3. Okay. Doon tayo sa may negative 2 or negative 3. Doon tayo magsundot. Kasi dahil mababa yung negative doon, pwedeng yung supply ng negative natin, yung supply ng BGL, pumapasok doon sa circuit ng BGH kasi nga walang supply yung BGH natin. Parang sinasalubong niya. Kaya try natin magsundot doon sa may 3.3 sa negative 3 saka negative 2. Yun. Doon tayo magsundot ngayon. Ulit tayo. Ulit natin ha. Ito yung normal na BGL, negative 7. Ito naman ngayon yung negative 2. Maaring yan yung BGH niya. Okay? Ngayon, mayroon na tayong nakaabang na wire na na-jumper natin sa likod kanina. Okay? Tingnan natin kung anong supply na ito. Ito ay BGH. Okay? Tapos yung isa naman,
Dalawa ang inabang natin kanina eh, para hindi na tayo mag-silip-silip pa ulit eh. Ito. Oh, ito negative 7. Ito ang negative 7, pumasok talaga siya sa circuit ngayon. Okay. Balik natin itong negative 7, tago ulit natin yan, para meron siya. Ito ngayon tayo sa may positive 24. Okay. Ngayon, gagawin natin dito, dahil hindi pa tayo sure doon sa circuit na yon. Gagamitin ulit natin si analog. Okay? Siset lang natin to sa may times 1. Yan, times 1. Okay? Tapos, ito yung gagawin nating pang jumper. Okay? Ngayon, yung isang test probe nito, ito, yung test probe ng analog natin, ito. Itong dalawa, lumang-luma na to. Ngayon, kapit natin to ngayon sa may isang 24. Yung kahit magkabaliktad, okay lang. Yun, sa isang 24 na wire natin dito, yun, yung jumper natin, kapit natin yung isang test probe. Okay. Tapos, yung isang test probe naman, ikapit natin doon sa digital natin. Yun, may reading siya, 21. Okay. Ibig sabihin, tumagos yung supply natin, dumaan siya sa times 1 natin. Okay, ito ngayon yung gagawin nating panundot. Try lang natin kung magno-normal yung screen natin. Okay? Yan yung supply niya. Oh. Positive 21. Okay? So, ito ngayon yung pasundot natin. Dito tayo sa may negative 2 magsundot. Try lang natin kung magno-normal yung picture. Pagdating dito, ingat-ingat lang tayo dahil pag nagkamali tayo, pwedeng nasira yung ating LCD. Yun. Nakita nyo, nag-normal yung screen. Napansin nyo mga ka-eShop, nag-normal yung screen. Tingnan mo yung logo na yan. Yan. Yan ang no-signal kanina. Ulit natin ha. Sundot ulit ha. Yun. Kita nyo ba nag-normal? Ayan na naman siya sa dulo. Okay? Ibig sabihin, ang problema ng ating unit ngayon ay VGH. Yun, ipapakita ko ngayon yung ating sirkuito. Ito, wala tayong data. Hindi natin alam kung ano ang mga pin dito na may supply ng ganyan. Kumbaga, ang ginagawa natin, kinakapa lang natin. Okay? Tuturo ko sa inyo yung naging connection sa side COF na to. Yan. Para malinaw. Yan. Ito, yung unang pin na to, ang lumalabas dito ay negative 5. Okay? Yung pangalawang pin, ang lumalabas dito ay positive 7. Yung pangatlong pin, ang lumalabas dito ay negative 7. Ito yung VGL natin. Yung pangatlong pin, VGL natin to. Tapos dito sa pang-apat natin, ito yung pagsinundot natin ng test probe kanina na digital. Lumalabas dito yung negative 2, negative 3 sa pang-apat na pin. Okay? Kaya nagsuspect tayo na ito yung VGH niya. Ngayon, nung sinundutan natin ito ng VGH, nagno-normal yung screen. Okay? Gagawin natin, magja-jumper tayo ngayon dito ng VGH. Okay? Ito lang yung ating na-check kanina na kailangan natin ng supply niya. Malaman yung data nito. Dito, mga signal na lang pumapasok sa mga to. Signal na lang to. Ito yata kanina 3.2. Okay? Basta dito na lang tayo sa kailangan ng LCD natin na trouble, okay? Lagyan ko lang 'to ng ano ng tingga tapos dikitan natin ng 24.
Okay, nalagyan na natin ng jumper. Ito. Yan, nalagyan na natin ng jumper yung pin number 4. Mula dito, 1, 2, 3, 4. Yung pin number 4. So, yan, may jumper na siya ng 24. Okay. Testing na ngayon natin kung lalabas na yung logo ng Easy. Easy ang tatak nito eh. Tingnan natin. Ayan, sinaksak ko na. Yun, lumabas na yung logo. Okay, naka-zoom yata tayo. Yun. Ito no. Naka 39, no signal. Okay. Ayan na siya. Okay na yung ating ginawang project. Cleared na yung no signal natin. Okay. Normal na yung screen natin, hindi na siya dark blue. Okay? Bali, yun lang yung naging problema niya. Yung side COF na VGH. Okay? Ito, hindi ko na kinuha yung data ng pin na to. Hindi ko na kinuha yung buong number niya. Okay. Silipin ko nga kung makuha ko yung number nito. Okay, yan yung number niya. Yan. Okay, yan yung number ng ating side COF. Yan o. Okay, kita naman pala. Yan. Pag yan ang nabasa yung number, magkaparehas. Tapos parehas yung problema, pwedeng yan lang din ang maging guide nyo. Okay? Maraming salamat. Sasarado lang natin to, tapos testing ulit natin. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Ito na. Na-set up na natin. Pa-zoom in tayo. Okay? Ayan. Na-set up na natin yung ano natin. Yung easy. Okay. Ito na. Sasarado na natin. Ito na mga ka-eShop, titesting na natin. Ayan, ito na siya. Ayan, labas na yung easy. Okay, ito naka-video 1. Lagyan ngayon natin ng picture. Lagyan natin ang signal. Yan na siya. Okay na. Okay. Maraming salamat sa susunod ulit natin na video mga ka-eShop. Maraming salamat sa inyong suporta sa channel ko. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan pindutin yung subscribe button natin. Okay?